Sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530, numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alik, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Rex Kayanong sa Target on Air. Binatiin ko sa mga kaibigan nung ilang mambabatas ang gobyerno tungkol ho dun sa ano, sa 18.4 billion. Ito para hindi ho nagagastos kumbagay buo pa yung pondo dun ho sa nakapaloob sa bayanihan to para gamitin daw ho sa pandemic. Marami na rin hong Congress kagaya ho ni Sen. Kiko Pangilinan. Diba, isa ho yan sa humimay na dapat daw ho ipaliwanag. Teka, saan ba ho gagamitin ho yan? Diba, yung pondo na yan? E samantalang dapat ho yan, pakinabangan ho ng ating kababayan. Dahil lahat naman ho yan, sabi nga ho, kumbagay liquidation. Alam ng ating gobyerno kung paano ho gagawin ho yan. Ang problema ho kasi dyan, nasa 18.4 billion. Ito para hindi ho nagagastos. Para ho kay Congressman Edsel Lagman. Diba, alam niyo naman ho si Edsel Lagman, talagang kalaban ho yan ng administrasyon. Sabi ho nung mama, hindi ho, seryosong usapin ho ito. Diba, dahil matatanda ilang beses na ho yung palawigin, yung visa. Kasi nung last June, kumbaga nung ito lang, kumbaga yun ho yung ano na kailangan daw ho gastos yun. Kaya humingi ho ng datos, ito si Congressman Edsel Lagman, para ho dun sa Bayanihan 1 at 2, ito hong si Senior Deputy Minority Leader. Ito si Congressman Carlos Zarate. Ang sabi ho ng dalawang mambabatas, kailangan malaman ho natin Diba, yung datos kung paano ho ginastos ng gobyerno yung pondo ho dito. Diba? Yun ho talaga magandang dapat ipaliwanag ng administrasyon dahil 18.4 billion pa. Ito ho'y natitirang pondo mga kaibigan. Kaya ang depensa ho dito ng palasyo ho ng Malacanang, teka, abay, maghunos dili ho kayo, Congressman Zarate, ng bayan muna. At saka itong kay Congressman Edsel Lagman, ang depensa ho ng palasyo ng Malacanang, hindi ho yan 18.4 billion, di ba? Hindi ho nagastos ho na pondo, kundi ho siyam na billion na lang, kumbaga 9 billion na lang. Teka, saan ho hinugot? Yung 5 billion na sobra. O higit pa ho mga kaibigan, o dun ho sa 18 billion, halos na nasa 9 billion ang sobra ho nila na pinalalabas hindi pa ho nauubos yung mga kaibigan. Pero mas mainam ho dito, kumbaga upuan ho sa Kongreso at ipaliwanag, malaman ho ni Juan de la Cruz. Teka, nabasa namin sa mga ilang broches sa isang pahayagan, ano ba ho yung kinokwestiyon ho ni Congressman Edsel Lagman, 'di ba? Tsaka ho ni Congressman na ni bayan muna, ito si Carlos Zarate. Alam niya si Carlos Zarate, yung makabayan block na 'yan. Yan ho talaga ang role ho nila 'di ba? Manggulo ho sa administrasyon. Kaya nga seryoso ho si Senador Titus N. Kung familiar ho sa inyo ang paliwanag ho diyan ng mama. Dapat to kasi itong mga partyless system na ito, isa ho to dun ho sa mga binubawag . Diba? Kumbaga yun, nagkukonek ho dun sa ano, dun ho sa makakaliwang grupo. And yan ho talaga role ho ng mga makabayan block . Alam nyo, kung iisa-isahin mo kasi yan, lulutang ho kung sino ho mga nasa likod ho niyan . Pero isa lang ho request naman ho nila, diba? Sabihin na ho natin na mali ho yung datos ho namin, ani na congressman. 9 billion pa rin, hindi pa rin ho biro ho yun, na yun pa rin ho natitira dun ho sa bayanihan to. Kasi yung bayanihan to, mga kaibigan, base ho sa pag-usap namin na kay Congressman
kay Congresswoman Maristela Kimbo ng Marikina, eh kumbaga marami na ho mga congressman na bumoto para ho, matuloy ho yun. Kaya nga sa isang Twitter account, tinumbok ho doon ni Senador Ping Lacson, eh doon ho sa mga nagnanais yung lumahok at pamakbohong presidente sa bansa ho natin sa 2022, baka hindi niyo ho alam, di ba? Yung haharapin hong problema ho ng bansa ho natin, sabi ho ng mama, eh unang-una, lubog na ho sa utang, di ba? Eh kahit na sino naman hong gawin mo hong presidente, Senador King Lacson, sa panahon ho ngayon ng pandemic, eh talagang yan ho mangyayari, uutang at uutang ho ang gobyerno, di ba? Eh kasi si King Lacson, gusto rin ho tumakbo ho niyang presidente. Eh ang problema lang ho kasi dyan, naghahanap ho siya kung sino ho'y magiging katandem ho niya. Di ba? Eh kasi may niluluto ho sila. Sabi nila, hindi, ang gusto ho mga katandem ho ni Ping Lacson, eh ito hong si Tito Sen. Di ba? Eh alam naman natin si Tito Sen hanggang senador, doon lang ho yung pinaka-roll ho nung mama. Hindi naman ho tumatakbo ho sa mas mataas yung pwesto. Eh pero kumukuha lang ho yan ng timing. Eh ang problema ho kasi, nasa Davao group pa rin. Kumbaga, nasa Davao City pa rin. Sa kampo ho ni na Digong. Eh, kumbaga, nandun pa rin ho yung mataas ho na ano eh. Na SW survey ho mga kaibigan. E dinepensa ho yan ng Palasyo ng Malacanang na 9 billion. Mali ho yung datos ho nila na kino-question na ba't daw hindi ho nagastos. Kumbaga, hindi ho naubos yung pondo na yon. Adon ho sa bayanihan to. Maging si Vice President Lenny Robredo, ang paliwanag ho nung ali, hindi ho eh. Dismayado daw ho si Lenny dahil hindi daw ho nagamit ho yung pondo ng bayanihan to law na aabot daw ho sa 9 billion, dapat daw ho ginastos ho ito. Diba? Eh, isa lang naman ho ang plano ho dyan ng ating gobyerno mga kaibigan, kumbaga ilaan. Adon ho sa problema ho ng bayan ho natin. Sa panahon ho ngayon ng COVID. Ito, nasilip lang ho nila dahil hindi ho biro. Diba? Para ho kay Senador Manny Pacquiao, diba? Sabi nga ho nung mama, hindi ho, number one ho, meron ho corrupt sa ahensya ho ng gobyerno sa tanggapan ho ng DSWD. Diba? Kumbaga, number one ho yan. Bukas, ating kakausapin si Secretary Rolando Bautista. Mas mainam siya kung makausap po natin. Pagka kasi dadaan ho dun sa mga USEC, undersecretary, para punto par punto, hihimayin ho natin at may depensa ho niya ang DSWD kasi mabigat ho yung paratang ni Senador Manny Pacquiao. Ngayon, dito ho sa kampo ni Congressman Edsel Lagban ho mga kaibigan, eh, sabi niya, hindi ho nakasad ho kasi sa batas na hindi ho ito pwedeng gastusin pagkatapos ho ng June 30. Kumbaga, meron hong limit. Kailangan, bago mag-June 30, ubusin at gastusin. Eh, July na. Diba? Kaya inahanap po nila. Eh, nasan ho yung 9 billion na yon? Ibig sabihin, eh, limitado yung panahon na yun, paano ho ito gagamitin? Ang 60 ho kasi dyan, kailangan daw ho ibalik adon ho sa pondo ho ng gobyerno. Diba? Eh pwedeng sabihin, hindi, nagastos na ho namin yan eh. At na hindi naman ho ito nasayang dahil ibabalik naman ho sa National Treasury mga kaibigan. Kaya magagamit pa rin ho itong pondo dun ho sa ibang programa anang proyekto anang ating gobyerno mga kaibigan. Eh mas okay ho yun. Bakit kamo? Eh pakikinabangan pa dun ho sa ibang programa ho ng ating gobyerno kagaya ho dun sa pabahay. Eh diba yan nga ho yung nag-trending? Adon ho sa sinasabi ho ni Senador Manny Pacquiao. Eh, pagka ako naging presidente, wala na hong squatter o dito sa Metro Manila. Diba? Eh, ang dami na ho nagsabi ho niyan. Pero meron ho kasi siyang ano eh, yung Pacman Village. Yun, talaga matagal na ho niyang programa yun. Sabihin na ho natin na iba na ho kasi ang tinataha ko ni Senador Manny, eh baka naliligaw ho siya na pakikipag-usap kay Senador Coco Pimentel, eh, iba ho magiging formula ho niyan sa mas nakakarami.
kahit na anong gawin mong atake sa administrasyon, paano kung matuloy yung tandem ho nung mag-ama? Sabihin na ho natin, di ba? Mas ginusto na si Mayor Inday Isara tumakbo. Pero base ho dun sa mga political analysts, kung sakali na yun ho yung plano ho nila, eh, sabi, hindi ho, baka ho mas lalong makasira ho sa administrasyon na yung mag-ama ho magtatandem. Di ba? Pero si, ano ha, si Secretary Gibochi Doro, yung dating cabinet secretary ni Madam GMA Arroyo, ito yung tumakbong presidente noong 2010, bagamat kinapuso yung mama, lagi ho nasa Davao City. At doon ho nagpabaksin, kasama pa si Mayor Inday Isara. Diba? Sabihin ho yan, meron hong gustong iparating ho sa mensahe sa publiko at naandun si Congressman si Bad Boy Andaya. Si Congressman Andaya, yung kapag ka meron hong problema ho sa Kamsor, eh diba, nung isang linggo nag-trending ho yan na meron hong i-demolish at gagawin hong Kapitolyo dyan ho sa Camarinesur. Eh di ba lumusob doon si Congressman si dating Congressman Andaya. Yun ho yung laging kasama ni Secretary Gibochi Doro. May nagsasabi na hindi ho mas maganda ho maging tandem si Inday at saka ho si Gibochi Doro, di ba? Eh pagka ho ganun nangyari, iba ho yung bulong, di ba, ni GMA Arroyo. Pagka yun ho yung nangyaring team, abay, naniniwala na ako na iba ho yung karisma ni Madam GMA Arroyo kapag bumulong ho kay Digong. Kasi halos lahat ng cabinet secretary, kung kikilatisin nyo yung karakter ng mga bawat cabinet sec, yung sa Department of Energy, si Alfonso, yung best friend ho ni Sen. Manny Pacquiao, isa ho yan sa pinakamayaman hong cabinet secretary, produkto pa yan ni GMA Arroyo. Yung sa DNR, di ba? Si Esperon, halos lahat na nakaupo hong cabinet secretary, eh halos lahat yan kay Madam GMA Arroyo. Kaya nga, mahiwaga yung paglutang ho ni Gibochi Doro. Kumbaga, wala naman hong right connect ho yan sa Davao dahil magkaroon ho ng kudita, di ba, dyan ho sa Congress yung mga kaibigan. Wala hong alam doon, ha, si yung dating speaker na si Alvarez. Eh di ba, papunta ho siya ron, kasama ho ang Pangulo. Wala ho silang kaalam-alam si Madam GMA tsaka ho si Mayor Inday Isara, minahan ni obra ho nila yung pagpalit ho ng ano, Speaker of the House. Kasi may posibilidad na si GMA Arroyo, kumbaga inilalabi ho niya si Gibochi Doro. Di ba? Eh kasi malinis naman ho ang record ho niyan eh. Kung tutuusin si Gibochi Doro, malaki ho naging papel ho niyan at hindi ho kagaya ho ng ibang cabinet secretary. Kaya nga lutang ho yung pangalan ho niya eh. Kada ho meron hong pictorial, eh, lagi hong kasama ho si Mayor Inday Isara. Eh, abangan ho natin. Napakahaba pa niyan. Eh, bakit ang kampo ni BBM? Tahimik ho dito. Hindi, Garex, eh, nabasa ho namin sa isang pahayagan. Eh, binubuhay ho ng kampo ni BBM yung election protest. Diba, laban ho kay Vice President Lenny. At teka, mas interesado pa ba silang pag-usapan niyan? Eh, ilang buwan na lang. Diba, piling na. Ibig sabihin eh, naandun pa rin ho yung paniwala ho ng Marcos loyalist na nanalo ho sila. Diba? Yung Smartmatic ho kasi, yan ho ang questionable. Kagaya ho nung lock-in na sinasabi. Hindi, kailangan meron ho tong lock-in, meron ho kaming kasunduan dito. Kumbaga, computerized, automatic, meron ho 50% kapag ka nanalo, dun ho itutuloy ho yung bayad. Kapag outtaking, kumbaga, pasok ka. Diba? Yun ho dapat imbestigahan. Sabihin, yung Smartmatic na yon, kaya nga nun lumutang si Attorney Glenn Chong, yung dating congressman dyan ho sa Biliran. Medyo hilaw lang kasi yung expose ho nung mama tungkol ho sa Smartmatic. Diba? Kasi kung talagang
totoo na meron hong maanomalya ho ron, abay, yun na lang kausapin mo. Sure win ka pa kapag ka ho election. Diba? And anong proof? Paano maja-justify nung isang kliyente mo na lulusot ho yun? Diba? Yun ho, matagal na hong ginagawa. Nandun pa rin ho yung tamang hinala ho nung ilang politiko dyan. Teka, maglalaan ho kami ng pondo ho dyan eh. Paano ho maja-justify na lulusot ho kami? Sige nga. Sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter, ito ang DZME 1530, numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alis, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Rex Cayanong sa Target On Air.